Hello, Ka-Seekers. So, how are you doing now? We have our new content for this vlog. We have known each other. Kailan nga tayo nagkakilala, ma'am? If you can remember. Parang year 2015. Yes. Sa St. Alexius. Oh, yeah, oh. Tama, no? Oo. Kasi nagpunta kayo doon. The next time, I ask na isali nyo kami with my disciples yung sa ticket sa National Conference, di ba? Yes. So, that's the time. Tapos, wala lang FB lang. Parang FB post mo yung makita ko na. So, you know what? I'm really blessed reading your post because you have that boldness in sharing God to people. So, our title for this vlog is Ordinary Person Experiencing Extraordinary Things from God. Yeah. So, our guest for this channel, for this vlog, is I knew her way back when she was in the Department of Education. And then, I knew her also as one of the active leaders in First Assembly of God, Coronadal. I knew her that she has that servant heart, that Christ-like attitude towards God. And I saw her also, her love story. Now that she is a mother of two, I saw her also how Jesus with her every day of her life. We will witness the supernatural things of God. Because these supernatural things, I can only see it from international American channels. I do not quite read it or heard it from any social media that a local or a national or a Filipino experiencing supernatural things or content from God. So now, we have this experience that even an ordinary person, but I know she's not an ordinary person because she's good in her career, even the business, as a wife, and even also as a mother, and even a primary leader, a servant leader, a leader winning souls for God. I know that she is great. Despite that we are just ordinary, we can experience extraordinary things from God. So we have here now, Ma'am Lay Isobel Cantillas Estacion. Hello, ma'am. Hello, Ma'am Janine. Thank you. Thank you for this opportunity na ma-invite po sa inyong channel and to share yung experiences ko with the Lord. Okay. Start tayo. Why have you decided to follow Jesus? What was your experiences that led you or even give you curiosity to follow Jesus? Gusto ko siyang i-follow. Parang ganun. So, what was that experience? I've known Jesus, yung parang head knowledge lang. Yung tipong, kilala ko si Jesus. Yung parang from kid to high school to college, may understanding ko who Jesus is. But never ko siya nakilala by heart. It so happened, parang 10 years ago, nasa school ako, fourth year college, I was so broken that time. Broken talaga po in heart kasi galing ako sa relationship na hindi tama. And then... So, as a kid, what was your idea or head knowledge about Jesus? Jesus na nakikita mo lang sa aparador, nakikita mo lang sa mga dingding, napupuntahan mo lang every Sunday. Okay. Parang yun lang yung understanding ko of who Jesus is before. Okay. So, it was during your college that you were... Yan, yung college ako, yung broken. And at the same time, suicidal talaga ako nung time na yun, Ma'am Janine. Parang nag-send na ako ng mga messages ko to my friends na I'm so tired. Really? Oo. Ilan yun sila nag-sendan mo? Di ba dati yung parang GC group ng group message na? As in, sa GC talaga? Yung mga classmates. But nobody replied. As in, grabe, hindi pala talaga ako ganun ka-love ng mga friends ko. So sabi ko, wala na talaga. This is it. This is the end. Nung college na yon, may party kami pupuntahan, house party. Pero yung heart ko wala na. Yung alam mo talagang dead na inside. Nung habang naglalakad kami nung kasama ko, doon na yung we met an accident. Then, may part po doon, Ma'am Janine, na hindi ko na matandaan what happened next. Ang next ko nang talaga ma-remember is yung
multi-cab, nasa body ko na. As in, nakasagasa na, talaga? Nasa ground ako. Okay. Tapos, nandito na yung multi-cab sa taas ng body ko. Okay. Grabe. Nagising ako na ganun na yung scenario. Okay. So, I was screaming so loud. How was the pain? Sobra. Grabe, gid. It was the most painful experience na talagang na ano ko sa life. Na experience. So, I was being crushed into the mud. The next thing is, yung gulong nasa dito na po sa ulo. Sa neck mo. Sa neck. Dito sa may batok ko na. So, nung time na yun, doon ko naalala yung teacher ko nung college. English teacher siya, pero lagi niyang sinisingit si Jesus sa klase na. She would always remind us the love of God, the love ka, precious kami kay Lord, that there's no sin that could separate us from the love of God. And then, may line siya talagang tumatak sa akin, Mom Jean. Sabi niya sa, you know what? You will not be remembered how you live, but how you die. Doon ko naalala yun, yung line na yun, sa teacher ko from college. And then, for the longest time of my life, kasi wala po akong pray na, wala na akong simba-simba that time. For the first time, I talked to God and asked, Lord, is this the way you want me to be remembered? Doon na po talaga ako napatanong. And for the first time, pero bago po pala yung tatlong beses po kayo kasi nangyari yun. So, sa batok, okay, matras ulit. Oo. Tapos pagbalik, dito na sa face. O yun yung sabi mo na gusto ka talaga patayin yung driver talaga. Na yun. Grabe, no? Talagang, can you just imagine nandito yung gulong po sa left face ko. Tapos yung right face ko crashing into the mud. Dapat crush na dapat yung bungo or part ng katawan mo. Andito po talaga eh. Yes. Grabe, sobrang bigat. No? Then, I see my blood already on the mud. Kita ko na talaga yung this is it. This is the end of it. Kaya doon ko po naalala yung teacher ko, yung sinabi niya. Then for the first time in my life, I heard God's voice. Wow. Grabe po yun. Sabi ng Lord sa akin, ligid dira. Then doon ko na-realize, kilala pala ako ng Lord. Wow. By name. At tinawag niya akong Nak. And so, after po nun, kaalis na yung multi-cab. Yes. Tapos, there's this strong force na talagang parang tinulak ako. Tinulak ako out of the mud. Hindi ko pumagalaw yung body ko nung time na yun. Kasi, wala na, di ba? Painful. Painful. Grabe. Everything parang in mud. Tapos, gulong-gulo ka. Ano nangyayari? Pero parang may push talaga na alis ka dyan. Alis ka dyan. And then, umalis na yung multi-cab. And then, I was brought to the hospital. So, parang doon po yung turning point ng pagkakilala ko of Jesus in the head knowledge. And nagkaroon ako ng hunger na hanapin ko yung boses na yun. Na real pala talaga si Lord. All these years, akala ko siya lang yung sa dingding, sa wall. Pero this time, na-experience ko siya, narinig ko siya mismo. Okay, so imagine that person, your teacher, just shared, consistently for you, shared. Kahit na hindi niya alam kung i-receive ba ng mga students niya. Pero in that critical moment, okay, naalala mo yun. Truly, the word of God will never be void. Okay. So, what was your religion by birth? Roman Catholic. Okay, Roman Catholic ka. So, I will ask sana, ma'am, what do you mean by that? Kasi parating sinasabi ng mga Christian believers that it's not about religion, but it's about the relationship with Jesus. Uh-oh. What do you mean by that? Ako, by experience, hinahanap ko na po talaga yung voice na yun. Akala ko sa simbahan. Nung nasa Manila po ako, almost every day nasa mga simbahan po ako doon sa Catholic churches in Manila. Manila. Anong work mo doon, ma'am? Nag-teacher po ako. Okay. Teacher po ako doon sa Pasay. Every day, nandun po ako, pumipila po ako. Okay. Na-experience ko po yung lahat po ng santo. Pinupuntahan ko na. Anong ginagawa mo sa mga images? Ayan. Pupuntahan ko po and nagpe-pray ako pero hindi ko nakilala. Sabi ko, sir, hindi po kita kilala pero magpe-pray po ako sa inyo. Okay. Parang yun. Sinasabihan mo sila? Sinasabihan ko. Okay. Everyday po yan talaga, kahit baha, susuungin ko, pupunta po akong baklara. It was your fourth year college that you have experienced the accident, etc. So, when you graduated, you went to Manila. Yes. And then there, you teach. Apo. Okay. So, after your graduation, so you started to seek. Yes. Okay. And I thought, sa church,
I thought doon ko makikita at ma-experience ulit yung voice na yun. Okay. So that's why I keep on going to churches, different churches. Okay. Pero religion pala yun. Iba pala talaga. Yung na-invite ako sa Born Again Christians sa Destiny Manila, doon ko talaga naintindihan, ito pala yung difference. Kasi talagang na-experience ko siya, si Lord, when I surrendered my life to Jesus, making Him as my Lord and personal Savior. My joy sa life ko na hindi ko na-experience yung sa dating hinahanap ko. Okay, okay. So kasi sabi mo kanina yung mag... Na-try mo ba maghalik sa santo? Yeah! Lahat kayo! Okay, okay. Uh-oh. So yung paghalik sa santo, pati pag-usap sa santo or sa images, yung pagluhod mo, na-try mo ba magluhod na from here sa entrance papuntang front? Yeah, opo, opo. Ganun ako. So, can you please further explain what is that religion all about in connection with those experiences that I've mentioned with you? Yeah. Parang ang pagka-understanding ko ng religion, dyan ka nagko-connect to God. Yan yung connection mo to the Lord. Pero iba yung relationship eh, na kahit wala ka sa simbahan, sa kung saan man na place, na alam mong nandun sa Lord, bit-bit mo kung saan ka. That's relationship. Kung saan ka, when you're alone, o kahit wala ka sa templo. But when you have relationship with Jesus, talaga andun yung peace, andun yung presence ng Lord. So, how can you bring that relationship? You have said earlier, how can you bring that relationship? If you said earlier that wherever you go, you can bring that relationship, how can that be? For me, yung ano po talaga, yung everyday living mo, walk me with Jesus. Mm-hmm. Yung communion mo with the Lord. Tsaka nagmamanifest. Hindi mo na siya pinipilit sa iba na, uy, may relationship ako kay Lord. Pusa talaga siya, may difference kung sa 10 kayo na tao. Yung person with the Lord, talagang umaangat. May distinctive spirit siya sa kanya. Talagang nakikita, namamanifest. Nandun yung transformation. How can you build that relationship if ever? Diba, we know that we cannot see Jesus. Okay, we cannot see God. So how can you build that relationship? Kasi you've said, religion is that way or bridge towards that relationship with God. How can it be manifested? Paano ka sa daily walk mo with the Lord? Kung paano yung makikipag-usap mo kay Lord? Paano ka nagko-commune kay Lord? Doon po sa mga secret place, sa private place mo. Ah, okay. So, ibig sabihin, ano yun ulit, ma'am, yung... Doon po yung lumalabas yung relationship mo with the Lord. Okay. Kasi so, pwede lang, ang galing mong magsalita about God, pero paano yung sa secret place? Okay. Yung walang nakakita, walang nakakabasa. Okay. So, what you are saying is that relationship with God, relationship with Jesus, it's actually talking to Him. Amen. Directly talking to Him. Yung hindi mo na kailangan ng santo, yung na kailangan pumunta ng sino-sino. Okay. Directly, you and God. That's more than enough. That's relationship. Can that be possible? Yeah. Oo. Sobra, ma'am. Kasi na-experience ko eh. Okay, sige. If you can still remember, ma'am. Yes. So. When was that second time that really God has always again talked to you? Second time. Siguro hindi po yung voice. But there's this experience that after that I was brought to the Born Again Christian Church. My co-teacher, parang nasasapian po siya. And then, maputi po to siya ha. As in, sobrang puti, maganda, makinis. But there's this week na sobrang grabe po talaga yung face niya. Down na down, stress na stress. And then, kinukwento niya sa amin na may hinire po pala siya na yaya na spiritista. And talaga yung yaya na siya talaga, sa community nila, iba talaga yung parang siyang leader doon. Parang may power siya. Oo. And then, doon ko na-realize, parang may mali. Talagang... Sa face niya, sa appearance niya. Sa appearance. Laging may sakit yung anak niya, siya laging may sakit. Ibang-ibang, may mali. Something is really wrong. Then, I have friends who are born again sa apartment na yun. Sabi niya, ipag-pray mo siya.
So, nagkulong ako sa kwarto ng time na yon, Ma'am Janine. And then, I was really crying. Kasi gusto kong tulungan yung friend ko. Yes, yes. Ano bang gagawin ko, Lord? Mm-hmm. And I was praying and praying. May time pa po noon na kinausap ko siya. Palisin niya na lang, ng ganun. Pero hindi, parang iba talaga ang kailangan niya. So, I was praying that time. And then, yung pag-open ko po talaga ng Bible, mahilig akong mag-Bible cut nung panahon na yon. Ang first po talaga na lumabas is Mark chapter 9. Verse 29, that this can only come out by prayer. May kwento po doon si Jesus, mga disciples, na grabe yung power nila when it comes to casting out demons. Ang galing. Pero may isang part doon na hindi nila talaga makas out tama. Yung impure spirit doon sa bata. Yes. Then dumating si Jesus, ang sabi ni Jesus, you know what, this can only come out by prayer. So, shock po talaga and ako. And fasting. Yeah, and fasting. Mm-hmm. Doon ko na-realize, kailangan ipag-pray. And I really treasured that moment in March. So, nag-pray. The next morning, wow. Iba na po yung mukha ng teacher. Glory to God. Experience, sabi niya. Kasi hindi po siya nakakatulog. Sabi niya lang sa akin, alam mo, Lek, kagabi nakatulog ako. Iba daw yung peace na naramdaman niya. Tapos iba po talaga yung mukha niya. Bumalik dun sa dati. Yun po yung second time na na-experience ko yung power ng Lord. Nalaman niya ba, ma'am, kung ano yung naging dahilan? Parang yun po talaga yung yaya na may spirit na spiritista. I mean, nalaman niya ba na you have prayed for her for that moment? Okay, yeah. So, gi-share mo sa kanya. Opo, na-share po ako. And then, because of that, they receive, I mean, they're already Christian. Hindi po, hindi pa. Okay. Oo, sinabi ko lang na last night, hinintay ko munang mag-share siya bago kong sabihin na alam mo kagabi, nag-pray ako sa'yo. And then, ngayon nasa ano na po siya sa Hawaii and constantly nagko-communicate po kami. Congrats to that, no? Glory to God. Amen. Wow. Okay. Amen. So, ngayon, Ma'am Lek, thank you so much for sharing to us. Sabi mo kanina that the first one that you can have relationship with God is by Him through His voice. Mm-hmm. That you can listen to His voice. You can hear His voice. Second is through His Word. Now, Ma'am Lek, can you please share with us na ano ba yung, how did you experience Jesus and His miraculous ways, you being a mother? Being a mother. Opo. Wow. Bagong-bago pa lang po ako sa journey na to. Nasa 3 years and ngayon may 2 anak na ako. Isang lalaki and isang babae. Very unique po siya na experience compared nung single ako. Dati may experience po ako na parang nagre-reklamo ako when comes to discipleship. Honest po talaga na heart. Sabi ko, Lord, ang hirap mag-disciple. Yes. Ang hirap-hirap. Then, numating yung mga anak. Ang nasabi ko po talaga, Lord, mas mahirap palang maging nanay. Ay, as in. Yun po yung experience. So, parang mas napadali or mas naging comfortable na ako with discipleship dahil na-train ako sa motherhood. Oh. Okay, thank you, Lord. Binago mo talaga yung mindset ko na hindi pala talaga mahirap yung discipleship. Na kung na-train, kung may training akong iba with which is the motherhood. Dito naman po sa pagiging mommy, kasi stay-at-home mom po ako, just sa bahay. Compared nung nag-work ako, yes. Ngayon po sa bahay, mas intimate ako kay Lord. Mm. Because kami lang, dalawa lang po eh, kung hindi demonyong kausap ko, si Lord. Okay. Kasi so many times, there's yes, so many battles in our minds. Yes, ma'am. Grabe, yes. real talaga arguments. Siya. Lagi kang pinapasukan na you're not enough. Yes, hindi, that's correct. Hindi ka deserving to serve God. Yes. Mga anak mo, papabayaan mo yan. Ang daming arguments. But umabot ako sa point, I really knelt down before God. Lord, dinala mo ako sa point na ganito sa buhay ko. I know it is You will sustain me. Yes. So, doon po sa bahay, talagang everyday, I make sure that the presence of God is in our house. Medyo magulo, makalat, pero yung relationship namin na with my husband, with my kids, talagang andun yung presence ng Lord. Yung
importante, kahit mag-away man, di man perfect, pero yung reconciliation, andun agad. Kasi, I have read your post regarding that miracle also, when you delivered chastity. May you share that to us? Si Chastity po, ano, hiningi po namin niya na mag-asawa during my birthday last year. Meron po akong condition right now. 2 days before, manganganak na lang ako, yun pa yung sasabi ng doctor sa akin. Yes. And dinala po ako sa hospital. And dun sa hospital na dinalhan ako, dapat pangatlo or pang-apat po ako. Pero lagi ako nasisingitan. Lagi pong nasisingitan. Yung parang napahuli hanggang the next morning na wala pa rin lunchtime until 7 p.m. po ako in-admit to 1 p.m. na, and the next day wala pa rin. Hindi pa rin po talaga. So, doon time na yon sabi ng husband ko, alis ka na dyan. Pull out na kita. And alam po namin noong time na yon na very limited when it comes to our financial. Okay, yes. Hindi po talaga, kaya essential lang po yung working and then CS. Parang hindi talaga namin. Mabigat talaga. Oo, mabigat. So, wala. When it comes to finances, parang Lord, di kaya. Pero sabi ng husband ko, hindi, alis ka na dyan. Yes. Pull out na kita. Importante yung life mo pa rin. Yun ang sabi niya. So, dinala po kami dun sa isang hospital sa malayo, Sultan Kudarat. From here? Really? To Sultan Kudarat. And then, it so happened, yung doctor po, yun yung owner ng hospital. And then, missionary. Grabe, grabe po talaga. And then, ang laki ng gastos namin. Pero, nilagay niya lang sa, almost half lang po yung pinabayaran niya lang sa amin. And si Chastity po yung first baby na girl na pinanganak din sa hospital na yun. So from sa iba pala talagang plano ng Lord. Yung grabe, ang galing-galing ng Lord. Amazing. Mag-orchestrate. Yes. Galing yung magplano. Mm-hmm. The best. Yung plano namin, ano eh, very little, very small. Mm-hmm. Pero si Lord, niya pala talaga kami papabayaan. Amen.